Ayan. So, yun yung remote starter na tinutukoy ko. Of course, kung kaya nating buksan yung makina gamit ang remote, kaya rin natin yung patayin gamit yung remote. Ayan. So, ngayong araw na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano install to sa inyong owner type Jeep. So, napaka-simple lang. May ginawa na akong tutorial nito noon. Nag-install ako sa kotse tsaka sa motorcycle. So, kung interested din kayo mag-install sa motorcycle tsaka sa kotse, browse nyo lang yung channel ko. Makikita nyo yung tutorial na tinutukoy ko. Well, ito guys yung ating remote. And then, ito yung ating receiver. So, ganito yung magandang klase ng receiver kasi meron siyang jumper. Yung gantong klase, programmable kasi to, pwedeng latch, pwedeng momentary, pwede rin namang jog. So ang hinahanap natin dito is yung latch mode. Okay, so kapag ganito may jumper ang inyong nabiling receiver, all you have to do is i-connect yung jumper dito sa unang first two pins na to. Lalagyan nyo lang yan ng jumper para umenter siya, pumasok siya sa latch mode. So yun yung ating hinahanap. Okay, tapos nag-prepare na rin ako ng wires kasi hindi ko na binaklas kasi alam nyo naman na dati pang merong remote starter itong owner type Jeep ko. So meron ako rito mga naka-prepare ng wires. Ituturo ko naman sa inyo isa-isa ko saan papunta yung mga wires na yan. Tapos dalawang kulay lang din ng wires ang ginamit ko, isang yellow and isang green. Tapos madali lang yan, basta sundan nyo lang yung aking tutorial kahit na naka-cover na ng electrical tape itong bundled wire na to. Masusundan nyo yan basta step-by-step procedure, ituturo ko yan sa inyo. Tapos before we proceed pala guys with our installation, may advice ko sa inyo. Tanggalin nyo yung negative terminal sa inyong battery para walang dumalay na kuryente kasi iwasan natin dito magkaroon ng short circuit. So first procedure natin guys, is ikakabit natin yung power supply ng ating receiver. So dito sa receiver natin meron niyang B positive, ayan B positive and then V negative. So kapag power supply guys, of course galing sa ignition switch yung ating B positive. So itong dalawang mahabang wire na yan, isa dyan is negative, isa dyan is positive. So yung negative guys, body ground lang naman yan. So itong negative na to, dito ko lang yung kinonekta. Ayan. So, yan yung body ground ko. Yan yung green wire na nakita nyo kanina dun sa aking receiver. Papunta yan dito sa mahabang wire na to. Ito yan. So, ikakabit natin yan dito sa negative terminal lang aking receiver. Negative B terminal. Next, yung mahaba namang may mahabang yellow wire naman, yan naman yung positive line natin, yung galing sa ignition switch yan. So itong yellow wire na to, konektado yan sa fuse box, sa isa pang fuse box na ininstall ko. Ayan. Ayan. So may fuse box, may extra akong fuse box dito, aside dun sa isa ko pang fuse box, yan yung main kong fuse. Pero ito, fuse box lang to para dun sa aking remote starter. So, yung isang yellow line, dyan nakakonekta sa fuse box na yan. Okay? So, pwede kayong mag-tap dun sa main line ninyo, doon, kung meron pa kayong extra. Pero kung wala na, ako ginawa ko, kumuha ko ng isang direct source galing sa ignition switch, sa accessory line ng ignition switch. Tapos nag-install ako ng panibagong fuse box at dito ako kumukuha ngayon ng isang power supply para dun sa aking remote starter. Yan guys. So, ano to ha? Positive line to galing to sa fuse box. Itong yellow wire na to. Ang
Ngayon. So okay na yung first procedure natin, yung paglalagay ng power source sa ating receiver. So proceed na tayo with the ano, sa starter naman tayo, yung pag remote mo is gagana yung starter. So dito sa mga wires na to, hindi ko na rin, kahit ako hindi ko na alam diyan kung alin yan yung para sa starter at alin diyan yung para sa ignition o yung pagpatay ng makina. So ang ginagawa ko na lang diyan, basta ang kailangan yung tandaan diyan guys, yung yellow wire kasi yan, galing din yan sa fuse box. Yung fuse box na itinuro ko kanina, yung pinagkabitan nitong positive line na to, fuse box din galing yan. Ayan, yan dalawang yan. So kinokonekta ko yan sa COM. Ito, sa COM ng receiver. Kita nyo na ba? Ayan yung COM. COM 1 and then itong COM 2. So pinaghihiwalay ko sila ng connection kasi magkaiba sila ng purpose. Tapos dalawa na lang din yung wire na papunta ngayon sa ating receiver. So yung isa dyan is papunta sa trigger ng ating starter. Yung isa naman dyan is papunta naman sa trigger ng ating ignition coil. So kaya meron tayong trigger for the ignition coil kasi yun yung gagamitin natin para mapatay naman yung makina. Every time na pipindutin natin yung remote, magkakaroon ng supply yung ignition coil. Doon lang mag-start yung ating makina. Ngayon kapag pinatay naman natin yung supply, of course, mamamatay din yung ating makina. So, kahit saan nyo rin yan i-connect. Basta kung saan nyo kinonect yung first yellow wires, di ba sa COM, ipapartner nyo lang itong green wires na to sa normally open. Ito naman yung normally open ng receiver. Ayan, nakalagay normally open 1, normally open 2. So connected na yung mga wires natin sa receiver. So ito nga pala guys, tulad niyan, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, yung isang wire diyan is papunta sa ignition coil. So kung mapapansin niyo tong green wire na to, isa 'yun diyan. Sa dalawang wire na to, isa 'yun diyan. 'Yan yung papunta sa ignition coil. So gamit yung test light, titingnan natin kung anong channel sa remote yung para sa ignition coil. So ang gagawin ko muna guys, ikakabit ko muna yung battery terminal. And then turn on ko lang yung ignition switch. Ayan. Tapos itong test light ko, ikakabit ko ngayon sa negative terminal ng battery. Ayan. So ito yung tinutukoy ko sa inyo kanina guys, yung mga yellow wires na yan. Yan yung galing sa ating fuse box. Kaya kung papansin niyo pag tinusok ko sila ng test light, iilaw yung test light ko. Ayan. Yan. So yun yung pareho may yellow wire. So kapag naka-on yung ignition switch, meron na rin silang power. Tapos, mangyayari naman, kailangan natin malaman ngayon kung alin yung papunta sa ignition switch. Kasi itong ignition coil. Kasi itong ignition coil natin, tingnan nyo, wala pa siyang power. So, dito sa receiver na to, itong letter A, B, C, and D. So, hindi ko ginamit yung A and B kasi may paggagamitan ako niyang ibang bagay. So, letter C and D ang aking ginawang ginamit pala na
relays. Tapos, te-testingin natin sa letter C. Kapag itinusok itong tester doon sa normally open, itong kulay green wire na to. Ayan. Tapos pinindot ko yung letter C. Yun. Ibig sabihin sa starter yung letter C. Sa starter siya papunta. So probably, itong letter D ang para ngayon sa ating ignition coil. Ayan, nagkaroon siya ng ilaw. Yung ignition coil natin may power na rin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na kapag pinindot ko yung letter D, mawawala rin yung power ng ignition coil natin. Ayan. Yun yung time guys na mamamatay yung ating makina. So, very important din yung part ng letter D na yan. Kasi, kahit wala yung, pag wala yung power ng letter D, kahit anong start nyo sa makina, hindi yan mag-start kasi walang power na nagsusupply sa ating ignition coil. Tapos ito yung problem guys kasi minomodify ko na rin itong aking owner type Jeep. Since 10 amperes lang kasi ang maximum working current ng bawat relays na to. So gagawin ko, dati nakadirekta itong green wire na to papunta sa ignition coil. Ngayon kakabitan ko siya ng relay para mas mapaganda ko yung flow ng current at kukuha tayo ng power direkta sa baterya at hindi na dito, hindi na rin sa ignition switch. Yan, so first thing na gagawin natin ngayon guys is tatanggalin na natin tong connection na to para malagyan na natin ng relay. Tapos puputulin na rin natin yan. Ko-connect naman natin yan sa ating relay socket. So gagamit ako ng relay socket para mas madali guys. Balatan ko lang muna siya isa-isa. So itong trigger ng ating ignition coil, yung green wire na yan galing dito sa COM, sa normally open itong channel D ng ating remote receiver. Yan, itong normally open dito yan, itong wire na yan ikokonekta natin yan sa 86 terminal 86. Yan, terminal 86 ng ating relay socket, itong violet wire na to. So yung 87 naman ito, so isa lang yung gagamitin ko. Hindi ko na sila pagsasamahin. Pwede kasing pagsamahin nyo yung 87 tsaka 870 o yung 87A. Depende yan sa klase ng relay na gagamitin nyo. Kung gantong klase ng relay ang gagamitin nyo, yan yung diagram nya. Wait lang, lumabo. Yan. So kung ganyan yung diagram ng relay na gagamitin nyo, pwede nyo yung pagsamahin. Pero kung yung gagamitin nyo relay is yung change over relay, hindi nyo pwedeng pagsamahin guys kasi magkakamali na ng circuit. Magkaiba ng power output yung change over relay, yung 87 tsaka 87A. Pero kung gantong klase naman ang inyong gagamiting relay, walang problema. So ako isa na lang din gagamitin ko, tapos yung isa tatakpan ko na lang yan kasi masyado rin maliit yung aking I terminal eh. Tapos yung 87 guys, dito natin ikakabit yan sa ating ignition coil. Positive terminal lang ating ignition coil. So sa akin dumaan pa kasi sa resistor.
Ayan. Next terminal tayo, guys. So, dalawa na lang yung ating remaining terminals. Isa is yung 30. Itong 30 na to. Tapos yung isa naman is yung 85. Yung 85 natin, guys, is body ground. So, any metal part ng ating sasakyan, as long as good source of ground siya is body ground na. So, dyan natin ikakabit yan. Kukuha lang ulit ako ng i-terminal. Yan, number 85 terminal. Tapos yung last wire na lang tayo, guys, yung number 30 terminal. Dito natin yan ikakabit sa battery. So, pero ipapadaan natin sa fuse. Hindi direkta rito, kundi dito. After ng fuse. O, kailangan ko mag-extend ng extra wire. Yung mga boss, so tapos na yung connection ng ating relay. Tetest na natin siya kung gumagana siya ng maayos. So before natin ayusin, tuluyan yung wires bago natin balutin ng electrical tape. Yan, tetest muna natin. Yan. So as of now, naka-off pa yung ating ignition switch. So on ko lang using yung remote. Ayan. May power supply na siya. So, pag pinutulik yung letter D, mawawala na supply yung ating ignition coil. That is the time, guys, na mamamatay yung ating makina. Dito naman tayo sa remote starter. So, letter C terminal naman yung ginawa ko. So, ang problema, guys, medyo nakabalot na rin kasi itong aking electrical system. Yeah. So hindi ko na babaklasin yung aking electrical wirings. Ituturo ko na lang sa inyo isa-isa kung para saan papunta itong mga wirings ng relay na to para magkaroon kayo ng idea kung paano ko siya i-connect sa starter. Okay. So yung number 30 terminal, itong white wire na to, nakakonekta rin yan sa battery. Dito, kung nakikita nyo itong white wire na to, ng battery, terminal, positive terminal ng battery, dyan din nakatap yan. So, dumaan din yan sa fuse. So, kayo kung wala pang fuse dito sa inyong battery terminal, bumili lang kayo ng nabibiling fuse na fuse socket. Yung pang isahang piraso lang, pwede naman yon. O kaya, pwede rin yung gantong klase ng fuse na malaki. Depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin. So, yung 30 terminal, nakadirekta yan sa battery, guys, ha? Number 30 terminal. Tapos yung number 86 terminal, itong yellow wire na to, papunta naman yan dun sa COM. Number 86, guys, ha. Ito, sa ating receiver, letter C channel, yung number 86 terminal, hindi pala sa COM, guys, sorry. Sa normally open, itong kulay green wire na to, channel C normally open, papunta yan doon sa number 86 terminal ng relay starter. Tapos itong 87 terminal ng relay, itong black wire na to, papunta yan doon sa B terminal ng starter. Ito, guys, yung tinutukoy ko sa inyo, terminal B, yung merong wire na to. So, dyan natin ikakabit yung number 87 terminal lang ating relay. Kasi itong nasa taas, konektado yan sa positive terminal lang ating battery. So, dito tayo magkakabit ng number 87 terminal lang ating relay. And then, last terminal na tayo, guys. Number 85 terminal nitong ating relay socket. Kung mapapansin nyo itong red wire na to, body ground yan nakakabit. So, nung una kong in-install itong remote starter ko sa body ground, ako unang nag-install kasi nga wala pa akong handbrake noon.
Yung handbrake na gamit ko noon is yung lumang klase pa na wala pang wiring connection. So ngayon nakapagpalit na ako ng handbrake, kaya pwede ko na siyang tanggalin dito sa body ground tapos i-connecta natin yan sa ating handbrake para gagana lang yung starter pag naka-handbrake yung ating sasakyan, para safety feature na rin guys. So tatanggalin ko lang muna siya dyan. Tapos ito na ngayon guys yung handbrake na tinutukoy ko. Ayan. So meron na siyang connections para dun sa aking remote starter. So originally yung gantong connection para yan sa dashboard natin, yung indicator na naka-engage pa yung ating handbrake. Pero dito, since wala na pa akong dashboard para sa ganon, gagamitin ko na siya para sa aking remote starter. Safety feature ng aking remote. And guys, so tapos na ako with the wirings. Okay na yung ating ignition coil. Okay na rin yung wirings natin para sa starter. So last thing na lang guys is yung aking indicator. So syempre tulad na sabi ko kanina, hindi gagana yung ating, hindi mag-start yung ating makina kapag hindi gumagana yung walang power supply yung ating ignition coil. The problem is hindi natin malalaman kung mayroong power supply ang ating ignition coil kung hindi tayo maglalagay ng indicator kagaya nito. Ayan. Nakikita nyo, umiilaw yung aking indicator light. So, kapag ka umiilaw yan, yun lang yung time na mag-start yung ating makina. So, kapag pinatay ko yan, pag pinindot ko yung letter D, kahit anong start sa ating makina, hindi yan mag-start guys. Kasi, hindi pa naka-ilaw yung ating indicator light. Ayan. So, may pansin nyo, nag-start na ating yung makina. So, pagka pinatay ko nga yung aking ignition coil, pag pinindot ko itong letter D, mamamatay yung ilaw, mamamatay na rin yung ating makina. Ayan. So, yun yung purpose niya. Tapos, yung purpose naman na inilagay ko yung aking remote starter sa handbrake. Tulad yan, makikita nyo naka-engage yung ating handbrake. So, kapag naka-engage yung ating handbrake, yun lang yung time na gagana ang remote na ito. Kagaya nyan. So, kapag hindi naka-engage ang ating handbrake, naka-release, pag pinindot ko yung letter C, ayan, kahit na ilang beses kong pindutin yung letter C, hindi gumagana yung ating starter. So, yan yung safety feature na tinutukoy ko sa inyo, guys. Maganda sana kung meron kayong neutral indicator, pero since walang neutral indicator ang mga ganitong sasakyan, aasa lang tayo sa handbrake. So, kapag naka-engage ang ating handbrake, yun lang yung time, nagagana yung ating starter. Ayan. Tapos, ang kagandahan pa nito guys, syempre kapag bumabiyahe kayo, of course, walang handbrake. Yung susi na to, kapag let's say, nilagay nyo, itinali nyo sa inyong bewang or sinabi nyo sa bewang nyo, may tendency na pipindot yan habang, may tendency maipit yan, tas mapindot yan. So, kapag bumabiyahe kayo, kunwari, tumatakbo yung sasakyan nyo, yan. Tapos, accidentally napindot yung remote starter. Ayan. So kahit anong mangyari, hindi gagana or hindi matitrigger yung ating starter kasi nga naka-disengage yung ating handbrake. So walang ibang way para gumana yung ating handbrake ay yung ating starter kundi dapat naka-engage yung handbrake natin. Ayan. Safety feature na siya para hindi tayo biglang umandar habang nagre-remote starting. At the same time, safety feature na rin siya ng ating starter para hindi naman mag-engage yung starter once na umaandar na yung ating makina. Ayan. Gagana lang yan pag gagana lang starter pag naka-engage yung ating handbrake. Ayan. So, ganun lang guys yung pag-install ng aking remote starter. Yun nga pa lang sa indicator guys, dalawa lang naman ang wire ng ating LED light lang naman ang ginamit ko dyan, yung mga ginagamit nga to sa motor. So dalawa lang naman ang wire nun, isang positive at isang negative. So yung negative wire ng ilaw na yan is body ground lang naman, and then yung positive wire nitong ilaw na to is nakatap yan doon sa positive terminal ng ignition coil ko. So ilaw lang yan kapag nasupply na ng kuryente yung ignition coil.
Kaya malaking bagay guys na meron kayong indicator para alam nyo kung mag-start nga ba yung inyong sasakyan or hindi. Guys, may nagtatanong nga pala sa akin kung pwedeng pagganahin yung remote starter kahit walang susi. So ang ginawa ko kasi dito sa owner type jeep ko, gagana lang din yung remote starter kapag nakasaksak na yung susi doon sa ignition switch tapos naka-turn on na rin siya. So pwede nyong gawin yun guys kasi yun sa akin kasi kaya ako ginawang sa ignition switch pa rin. Kasi itong owner type jeep ko, hindi ko naman siya araw-araw nagagamit eh. So, nai-stock to minsan once a month ko lang siyang magamit. So, kung makikita nyo, may ilaw. May indicator itong receiver. So, kahit na mahinang ilaw lang yan, kung nai-stock siya ng more than a month, may possibility na maubos niya yung power ng battery nyo. Kaya kapag nag-start na kayo sa susunod, but drain na yung battery nyo. So, kaya ako ginawa ko sa ignition switch pa rin siya. Pero kayo, kung araw-araw nyo naman siyang ginagamit, walang problema yan. Hindi niya kayang i-drain ng isang buong gabi lang ang battery yan nito kasi mahina lang naman ang voltahe at yung current na kinukuha ng ilaw na yan. So, itong mga yellow wires na to, itinuro ko sa inyo kanina, nakakonekta yan sa fuse box at nando sa may ignition switch. Diba? Tapos, hindi na kayo doon sa ignition switch kukuha ng power kundi didirekta na kayo rito sa baterya. So dadaan lang kayo sa fuse, tapos itong mga yellow wires na to, dyan na rin ididirekta. Dyan na rin kayo kukuha ng power. So direkta nyo nang mapapastart yung inyong sasakyan kahit wala yung susi.